ngayon. Siyempre, aanin ko pa tong ganda ko kung di ko naman paglalaroan yung lalaki na yun, no? Ako, baliw ka talaga. Mamaya makarama ka niyan. As if namang mahuhuli ko. Ako pa! Ano yun? Sigurado ba kayo walang ibang tao pumasok dito bago kayo dumating? Wala, sir. Nasaan ang katawan? Sabi nung dalawang babaeng witness, nakita nila yung patay dyan, nakahandusay. Halos yung braso eh, malaglag na. Pero pagdating ng mga pulis, wala na yung bangkay. Ito na lang nakita namin, no? Carol de la Rosa. Oo. Nakita namin to dyan. Sa may likod ng toilet bowl. Eh, kamusta naman ang imbestigasyon? Wala. Zero. Malinis na mabaho tong si Raulong ito. Naku, mag-iingat sa akin yan. Pag yan nahuli ko, patay sa akin yan. May tago ito. Jack, may nakita marka ng sapatos sa dulo ng cubicle. Eh, paano tayo makakasiguro na sa killer yun? Ang dami-dami pumapasok dito araw-araw. May dugo sa footprints at dugo yun ang biktima. Pero just the same, mahirap itrace yun. Sa ngayon, yun pa rin ang lead. Ay! Rona, si Sylvia. Si Sylvia Bautista, siya ang officer in charge sa kasong ito. Sylvia, si Rona. Hello. Kilala ko siya. Fan ako ng Mystery Files eh. Oh! Talaga? Eh di napapanood mo rin ako dun. Talaga. Ano yung profile ng killer? Well, walang signs ng struggle. Ibig sabihin nun, nasisilo na niya yung biktima ng walang kapagod-pagod. Lalaki siya. Malamang gwapo. Mga 25 to 30 years old. Tahimik. Tsaka parang hindi mo paghihinalaan. Ha? Hindi paghihinalaan? Oo naman! Isipin nyo na lang, ano? Yung biktima, napatay sa isang public place. Tapos yung bangkay, biglang nawawala. Labas-pasok sa crime scene yung ano, yung killer, nang walang nakakapansin. Eh, bakit nga niya kinukuha ang mga bangkay? Tapos ang sabi mo pa, eh, muntik nang naputol ang braso? Malamang, si Raulo yun. Oo. Eh, kung si Raul yun, baka na may file yun kay Carmela sa ospital. Eh, pwede tayo na mag-umpisa. Sabi ng doktor, pagpahingin nyo daw si Ate Carmela, huwag nyo istorbuhin. Rona, nakausap mo na ba si Ricky? Hindi pa. Actually, Carmela, kahit ako, hindi ko maipaliwanag kung anong nangyari. Maraming reporters ngang nagtatanong, pupunta sa klinik, pero wala akong maisagot. Actually, wala ka naman dapat sabihin sa kanila eh. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang sabihin sa kanila na namatay ako at nabuhay ako muli. Sabihin mo na lang na
huminto yung puso ko, tapos na-revive mo. Ayoko ng gulo. Ayoko na pinaglalaruan ako ng mga tao o ng media. Doktor ako. Meron akong pangalan na pinoprotektahan. Ako nang bahala. Paano? Mauna na ako, Doktora De Jos. Maraming salamat. Nasaan ang libro? Gusto ko makita. Hindi pwede. Hindi ko naman kukunin, hihiramin ko lang. Para ano pa? Gusto ko malaman kung saan ang galing ang kapangyarihan. Kung paano ako nabuhay. Carmela, hindi mo na kailangan malaman pa. Ang importante, buhay ka. Tsaka alam ko na kung paano gamitin yung kapangyarihan ko. Ricky, baka kasi hindi mo lang alam kung ano yung ginagawa mo. Kung hindi ko alam, paano ka nabuhay? Hindi pa nga, actually. No, nangangarag na ako. Hindi ko pa natatapos. Tulungan mo naman ako. Mukha ba naman? Ang tagal-tagal na, hindi pa rin tapos. Hindi, basta tatapusin ko yun by this week. Okay, sige. O paano, sige na, mauna ka na. Hintayin ko pa si Derek eh. O sige, basta mag-ingat ka. Alam mo naman, maraming magagandang babaeng pinapatay ngayon. Ha? Ano ka ba? Hindi ka ba nanonood ng TV? Eh, huwag ka naman ganyan. Huwag ka naman manakot. Ano ka ba? Hindi ako nananakot. So, uwi na ako. Ingat ka na lang ha. Okay. Bye-bye. Okay. Pahangin lang ako sa clubhouse. Pwede ka bang makausap? Tungkol na naman sa ginawa ko kay Carmela. Tama na kasi hindi ko talaga masasagot yun eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Anong wala? Eh habang tumatagal, nagbabago ka na nagbabago. Tung nakaraang buwan, lagi ka nalang mag-isa. Tahimik. Iba ka na kung sumagot. Iniisip niyo lang kasi yun. Hindi, Ricky. Masamang epekto yan ang kapangyarihan mo. Bakit? Masama ba yung ginawa ko? Eh, hindi naman ako pumapatay ng tao. Bumuhay pa nga ako eh. Yun bang masama? May babae na naman pinatay. Tapos nawala yung bangkay. Dugo na lang ang naiwan. O sige, Amelie, ha? Ipapatawagan lang namin kapag kailangan pa namin ang mga impormasyon mo. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po yan, ma'am. Salamat.
Olivia! Anong balita? Gaya pa rin ang dati. Wala pa rin. Sabi ng best friend ng biktima, iniwan niya yung kaibigan niya ng buhay. Tapos pagbalik niya, dugo na lang. At yung kotseng basag ang bintanang naiwan. So wala na namang lead? Wala. Except nandoon na naman yung footprints. Parehong pareho. Pero useless din naman yun eh. Well, at least alam na natin kung sinong gumagawa. Ano nga pangalan ng biktima? Sara? Sara Mercado. Ginagawa mo dyan, Ricky. Ba't mag-isa ka lang? Ba't kayo nagugulat? Minibiro ka lang eh. Huwag niyo ako biruin ah. Mainit ang ulo ko. Sorry. Teka, ano ba binabasa mo dyan, Ricky? Wala. Hindi ko nga mabasa eh. Anong hindi mo mabasa? Ayan o. Ricky! Tama to. Ricky, let me explain! Nandiyo sa serial killer niyon. Bakit nga pala? Hinahanap ko ni Jack. May tatanong daw sa'yo. Tara. Thank you.
Ate Ricky. Pati ako sinusungitan niya eh. Napapansin ko nga, halos hindi na siya lumalabas ng kwarto niya. Eh baka naman may kinalaman yung kapangyarihan niya doon sa nangyayari sa kanya ngayon. Mula na makuha niya yung kapangyarihan na yun, nagsimula na rin siya magbago. Unin kaya natin yung diary niya. Di ba doon ang gagaling yung kapangyarihan niya? Baka yun na magbibigay liwanag. Eh paano nga, hinihiram ko ayaw naman na ipahiram sa akin. Eh kahit kanino nga ayaw na ipahawak yung diary eh. Eh kung si Ate Runa ang magsalita. Kasi yan si Ate Runa, pag siyang hihiram, siguradong papayag yun. Oo nga, Nasnip, nang matapos na yan. Kasi ang hirap na yan, pag si Ricky pa yun na pa, mas lalo pang lalaking problema natin. Palagay ko, wala na rin ako magagawa. Sinubukan ko na siyang kausapin eh. Ayaw makinig. Adriana, baka may iba pang paraan. Ano ba naman to? Dalawa-dalawang problema ang hinahanapan natin ng solusyon. Meron dyan serial killer. Tapos nadagdagan pa nitong si Ricky. Huwag niyo na isipin si Ricky. Ako nang bahala sa kanya. Anong gagawin mo? Bakit parang natutulala ka dyan? Ako? Natutulala? Eh baka naman nag-ahalusinasyon ka lang dyan, no? Bakit ba? Eh tatanong ko lang, di mo ba kukunin yung leave mo? Papa-schedule sila kay Chip. Sayang din yun, with pay. Di na. Wala rin naman akong pupuntahan. Akala ko taga-Palawan ka. Sarap dun, ah. Pag-uwi ka, sama ko, ha? Doon ko na itataon ang leave ko. Magmula nang matay nanay ko last month, binenta ko na yung bahay namin doon. Sayang naman yun. Patay na mga magulang ko. Wala na rin akong mga kapatid at kamag-anak. Ano pang gagawin ko doon? Sa bagay. Siya, mauna ako sa'yo. Ingat ka, ha? Ako pa? Sige. Nasaan yung killer? Nakatakas eh. Pero nakita ko yung mukha niya. Pwede, pasketch na natin yung mukha niya. O kaya naman, tingnan mo yung mga pictures sa files natin. Yung murder weapon? Yung balisong? Nandun pa rin sa killer. Paano mapuputol yung braso ng unang biktima kung balisong lang yung gamit? Tingin ko hindi ito yung serial killer natin eh. Eh kung hindi siya yung killer, sino?
nakapawalang kibo dyan. Inaanto ka na ba? Gusto mo, uwi na tayo. Hindi lang maalis sa isip ko yung nagtangkang pumatay kay Silvia. Alam mo, siya man o hindi yung serial killer, pinagtangkaan pa rin niyang patayin si Silvia. Dapat pa rin siyang managot at makulong. Oh, eh naman pala. Ano pang gumugulo sa isipin mo, Miss Rona? Hindi ko maintindihan. Hindi yun yung killer eh. Eh bakit niya pinagtangka ang patayin itong si Silvia? Eh baka hold upper. Mangu-hold up ka ba ng pulis? Sa harapan ng presinto? Lakas naman ang loob nun. Ay nako. Kung ano man yun, hindi natin masasagot lahat ng tanong dahil hindi pa naman natin siya nahuhuli. Alam mo, pinakamabuti pa. Masok tayo sa loob at makapagkape. Kape? Antok na ako eh. Tayo na. Kape. Aron, hindi ka ba sasama sa amin? Ayoko magkape. Tingin ko na lang kayo dito. Kulado ka? Uncle Jack, ikaw na lang magkape. Nako. Tiga, Ate Rona. Eh, paano kung... kung bumalik dito yung killer? Huwag mo akong takutin. Alam mo, yung mga ganyang killer, hindi na bumabalik sa crime scene. Tara na. Magkape ka na pag ganyan sila sabi. Hindi, kung sa... hindi, tara na. Ate Rona, let me explain. Hindi mo kailangan paliwanag mo, Marco. Bibigyan ko lang siya! Gusto niya sabihin sa'yo? Eh, paano ko ba malalaman? Ba't parang ako pa may kasalanan dito, ikaw na nga itong prinotektahan ko? Silvia, hindi naman sa ganon. Huwag akong kausapin mo, yung kaibigan mo.
Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ni Carmela? Nakita niyo ba yung diary ko? Hindi po. Eh, bakit dito kayo naghahanap? Si Carmela asan? Umalis. Kalalabas lang. Baka pumunta ng clinic o baka kila... Rona! Bakit? Ricky! Ricky! Hindi ka talaga sasabay sa amin sa pag-uwi? Kukunan pa ako ng statement dito eh. Mauna na kayo. Eh, di hintayin ka na lang namin. O nga, hintayin niyo na kami. Sandali na naman kami ni Miss Rona eh. Matagal pa to. Ihahatid na lang tayo ni Jack. Diyan naman siya eh. Paano? Pagsabi na lang kay Uncle Jack, mauna na kami. Sige. Miss Rona, kumana siya sa kotse. Okay. Awa na. Pinatay ang mga babaeng ito. Sama din nila ang mga bangkay nila. Sylvia, kung meron kang problema, sabihin mo sa amin. Baka makatulong kami. Sino nang notify natin sa kanya? O yung kakausapin natin tungkol sa kanya? Eh, wala palang kamag-anak yan dito eh.
Oh, ayun nga, hindi ko malaman eh. Eh, walang laman ang record nito eh. Jack, wala ba siyang kaklose dito? Loner ang babaeng yan. Hindi mahilig magbarkada. Pagkatapos ng trabaho, diretso sa bahay nila. Eh kung ganun, walang kahit na sinong tao makakapagsabi ng impormasyon tungkol sa kanya. Wala. Tsaka sino yung Piping namatay? Anong kinalaman niya sa nangyayari? Na-identify na siya. Si Derek Mercado. Kapatid siya ng babaeng napatay sa park. Si Sarah Mercado. Naalala mo yun? Ano dyan? Siya yung hinihintay ni Sarah sa car park noon? Baka na-witness yung pagkamatay ng kapatid niya. Malamang ganun nga. Pero bakit hindi siya dumiretso sa presinto? Siyempre. Eh, pulis si Sylvie eh. Alam nilang maraming kakampi. O siguro baka ikaw ang hinihintay. Alam mo na, napapanood ko sa TV. Naguguluhan ako, Jack. Ano ba nangyayari? Ba't pumapatay si Sylvia? Sino ba siya? At ba't panay babae yung biktima niya? Saan niya dinadala yung mga bangkay?